ako, boss. Miss na ako. Buti buhay pa to. Sana inuwi ko na lang sa bahay. Ayan. Ang dami. Ayaw pala kay Ingay. Oh, ang dami. Hello, everyone. Welcome back to my channel. This is Miss Emma. Today is February 6 and it's Sunday. So, dito sa Vietnam, ay nagsisimula na kami bumalik sa school. So, since na mag-umpisa ng classes, so, kailangan, teacher's duty, kailangan namin maglinis ng classroom because since May, wala kaming pasok. So, ang dumi ng classroom and then magpiprepare kami sa klase ng mga lessons. So, by February 14, babalik na ang mga bata. So, kailangan magprepare kami. So, today, pupunta tayo ng school. Tara, samahan niyo ako. Hi! Welcome back. Nandito na ako sa school. So, wala masyadong tao kasi maaga pa. So, yung dalawang lokal lang na andun, no? Yun, dalawang lokal lang na andun. So, ito yung school namin. Ayan. Very, hindi kami makapasok. Hindi kami makapasok kasi wala pang susi. Kasi maaga pa eh. So, tinan nyo naman. Bagong pintura. So, very messy siya. Ayan. Ito yung playground namin. So, ayan. So, mamaya, tutur ko kayo sa aking classroom. Teacher, say hi. Maaga sila dumating. Ayan, ito yung aming playground. So, bali, dalawang villa kasi ito eh. Oh, dalawang villa na pinagdikit. Hello! Bukas pala yung gate. So, kanina pa kami nag-iintay dito. So, ito yung aming classroom at aming office, aming school. Yan. Yan. See? 8 months kaming walang pasok. So, ito yung baby class. Pre-nursery. Ito yung kitchen. Oh, Diyos ko po. Ang daming linisin. Okay, after. Oh, thank you. After 8 months. Wala pang ilaw. Kasi. Yan. Tingnan nyo naman, napakadumi. Ito yung dining. Oh my God. Oh my goodness. See? Ito yung mga classroom. Ay, hindi ito ang classroom ko. Ito ang classroom ko. Tignan nyo naman. Andito pa rin ang mga estudyante ko. 8 months. Ay, naku. So, this is my classroom. Oh, patay ang aking halaman. Aba? 8 months buhay? Wow! Entindi? Siguro nilalagyan nila ng tubig yan. Oh my goodness. Oh, wala pang light. Sadami na ang ganisip. Patay ang mga bulaklak. Patay lahat, oh. Choy, ay! Sawa naman yung isda ako. O, boss, yung isda ako. Buti buhay pa to. Sana inuwi ko na lang sa bahay to, oh. Sus. Aquarium na ako. Diyos ko, ang mga anay. Marinig niyo yan? Ayan. Ang dami. Kaya pala kay Ingay. Miss Lan! Ay, ang dami, anay.
Muna tayo. Masyado mainit. Nakakapagod. So, since matagal kaming nawala, kailangan namin maglinis dito dahil ang dumi ng classroom. Kaya 8 months kaming nawala since May. So, ito. Oh, yan. Napakadami. Hello! Welcome back! So, today is day 2, it's Monday today, of our back-to-school cleaning edition. So, so far, medyo marami na kaming nagagawa. Char. So, ito pa lang. Ah, okay na. Ito yung linis ng TA ko. So, ako ay ito pa lang din. So, ito. Malapit na. Punas-punas. So, meron pa naman kaming 1 week. Until Friday, para mag-get ready ang classroom. So, siguro meron mag-training kami or mag-prepare. After namin mag-set up ang classroom, mag-prepare kami ng mga lessons. So, ang hirap talaga sa akin mag-let go. Kasi ang daming mga gamit na, alam mo yun, yung parang ayaw kong bitiwan. Kasi katulad tong mga, sabag ito pwede naman tayo itapon. Katulad nito, tagal-tagal lang ito sa akin. Inisip ko kasi magagamit ako. Ay, nako. Ang hirap mag-let go. Char. Nahugot. Itong mga to. Basta pag may mga nakita akong mga ano ko, materials ko, parang ayaw ko siyang bitiwan kasi iniisip ko, magagamit ko rin siya sooner. Hello! Welcome back! Today is our third day of back-to-school cleaning duties. So, naglinis pa rin kami. At today, sinama ko si Fendi sa school. So, umaga lang iuwi ko rin siya mamaya. Break time kami ng 12 to 2. So, uwi ko rin siya mamaya. Pakain muna kami. Hello! Today is the fourth day of our balik-eskwela cleaning duties. So, nandito ako ngayon sa classroom ulit. Dito, sinama ko ulit si Fendi. Ayan, si Fendi. Hello, baby. Hello! It's day 5 of our back-to-school cleaning duty. So, kasama ko na naman si Fendi. Ito! Si Fendi!
So, sinasama ko siya sa umaga, tapos inuwi ko rin siya sa hapon. Ayan. Konting finishing na lang. Ayan. So, ganyan. O, di ba? Hello! Welcome back. It's day 6 and today is the end of my balik eskwela. Cleaning duties. So, tapos na. Okay na. Okay na yung mga classroom. Ready na. So, hopefully, okay na kami. So, makakabalik na kami sa school sa Monday. Good luck sa amin. At ito na. Magawa tayo ng, may naisip na ako, since ang topic naman namin for this month is about insects. Kailangan ang aming teaching materials din ay about insects. So, naisip ko, yung door ay gagawin ko siyang parang gawa ako ng parang bakod dun sa maliit. Tapos, be happy in nursery. Ganun ang gagawin ko. So, ipapakita ko sa inyo mga mates kung paano ko yung gagawin. So, may naisip na ako. So, hopefully, may mga materials ako makukuha dito. Yung mga materials na mga tira-tira kasi syempre kailangan magtipid pa muna. Hindi pa kami makapagpabili ng mga materials kasi syempre wala pang income ng school. So, pagkasyahin na lang kung ano meron dito. So, di ba alam naman magaling tayo dyan mga Pinoy. Kakain na kami ng panghalian. Alam mo naman, oh, grabe, oh. Parang, ayan o, parang ano o, parang preso, parang construction worker, grabe ang kanin. So, ang ulam namin ay tambakol, no? Tambakol na may sabaw, hindi nagtira ng preto, no? Tamad yung matandang yun eh. Tapos, itlog sana sa atin eh, sabi ko. Pwede naman ako nito. Ayoko lang yung isa yung parang dalag. Sarap na sarap sila pag ginawang adobo yun eh, di ba? Tapos, soup. Ito sa Vietnam, kailangan may partner na soup talaga. So, ito yung Chinese malunggay to. So, kakain na ang mga trabahador. Dito sa Vietnam, ang pagkain dito ay libre. Mga chichiri at mga trabahan ang libre niya. Ganyan gusto niya. Nagulat na ako dito, bago pa ako dito. Kaya libre pala ng tanghalian. Kahit pumunta ka sa mga parlor, mga spa libre talaga. Sa palo, kape. Kape, tubig, no? Sa kape. Napaka-ano na sa pagkain. Generous pagkain. Palibasa, mura kasi dito ang bigas. No? Ang mga trabahante dito sa mga ano, libre kain. Diba? Mura lang. Mga school dito, libre pagkain, mga teacher. Mura lang kasi ang bigas dito. Nap time. Dito sa Betang. Preschool teacher. Kami dito. Ako. Meron kaming nap time. So, today, anong oras na ngayon ay ano na? Alas. Meron kaming nap. Sa school namin, meron kaming nap time. So, unan. Nap time kami ay pag nag-nap time yung mga bata ng 11 or 12, tulog sila. So, nap time din kami kasabay ng mga bata hanggang 2 p.m. So, 2 hours ang sleep ng mga bata. So, teacher, sleep din ang teacher pagkatapos kumain. Pero, ano, alternate kami, kailangan may isang gising na teacher magtitingin sa mga bata kasi syempre, minsan may mga bata na gustong umihi. So, kailangan samahan mo sila sa toilet.